Hello guys, so welcome back ulit sa atin channel, Stockply. At ngayon naman ay mag-update tayo sa mga top trending stocks sa PSE. And syempre don't forget to subscribe sa atin channel and pakapress na rin si all button kung bago ka pa lamang para palagi kang ma-update sa mga bagong videos na ma-upload dito sa channel. Ayan, so mag-start na tayo. Then unahin natin si Home. Check natin ulit. Let's check. Checking right now. Silip tayo dito sa weekly. Wow. Solid. Solid candlestick, guys. Wow. Grabe to, no? Si Home. Napaka-solid. So, ngayon, sukati natin siguro, I think. Okay, para meron tayo idea na. Yung sa baba, nasan ba yung baba na to? Eto, ano? Okay. Ayan, sukatin natin dito. From here, tapos hanggang dito, 140%. Nice. Ayun, no? So, sinundan ulit ng huge candlestick, guys. So, this time, si Home is extended to, no? And kasi kahapon overbought na siya. Tapos, ayan. So, siya ay extended, guys, dito sa overbought area. And sa pagkakataong ito, check natin. 200. Where are you? Saan si 200, guys? 200. Okay. So, medyo malayo pa naman si 200. Ano? Kasi ano pa to eh. Nasa 4. And right now, tayo is nasa 3.22 pa lang. Ayan. So, dito, halos wala tayong resistance kasi dito, guys eh. Ayan. Pero kung ang pagbabasihan natin is yung closing price, so pwedeng resistance yan, no? So saan malapit? Dito, guys. Dito right now, 3.22. So dito yan. Tapos meron tayo dito, 3.33, pero kayo walang confluence dyan, no? Ayan, so right now, ito muna, si 3.22, ano? Since meron tayong mga, andito, mga touches. Ayan. And what about sa lower time frame? Just in case na siya ay magkaroon ng pullback. So, pwede rito sa 3.15. Tapos, we have here also sa 3.05. Ayan, so nag-add na tayo, ano? Since overbought dito, extended to, guys, no? Extended. What about sa lower time frame? So, sa lower time frame is overbought pa rin. Ayan, so medyo ingat lang, ano? Daily chart, overbought. And sa 4-hour chart, overbought. 2-hour chart, overbought. And right now, is medyo nakabaloktot na rito sa 1-hour chart. Pero still, overbought pa rin yan. In short, may confluence na tayo rito. Diba? We have a solid run here since noong January 31. Ayan. So, possible na mag-extend. Yes, pwede pa rin. Pero based po dito sa lower time frame, pwede na tayong mag-ano dito, pullback, ano. Ayan. So, dito sa 1-hour chart is meron na nga eh. May paramdam na siya, kumbaga. Ayan. And, syempre, ma-invalidate yun kung talagang pipitikin papataas. Okay. Let's see. Ayan. Tapos, isunod natin si FCG. What about kay FCG, guys? Check natin to. Weekly chart.
Okay, so ito itsura niya. Still, okay, parang ganun pa rin, ano? Ayan, pero right now is bounce, okay? So, typical bounce to. So, actually, ano na, kumbaga, kitang-kita na ngayon, ano? Pero, mahaba yung wick sa may taas ng candlestick. Meaning, siya ay binusan na pinaglaruan, guys, ano? So, pinitik dito, tapos di na-sustain, benta na. So, 0.89, so, benta yan. 0.85, benta din. Kaya dito nag-close, guys. Okay? Ayan. Then, 200-day moving average. Let's see. Okay, ayun sa baba. So, in short, meron tong momentum, ano? Daily, ayun na, bounce. Lower high, lower low. Okay, so typical bounce yan, guys, no? For FCG. Then, sa lower time frame. Okay, so tingnan natin to. You have here, pullback, then bounce. So, maybe, ano tayo dito, mag-print out tayo ng double bottom pattern kung siya ay kakaroon na ng ano, no, sell-off ulit sa lower time frame especially. Ayan. Two hour chart, so same din. Same structure. Okay. We have here, lower high, ano. Tapos, yun nga, pullback, then bounce. Ayan. So, tingnan natin bukas. And yung mga support natin dyan is 0.83, 0.81, tapos 0.78. Then, si resistance, we have here 0.89. And we have here, second resistance, 0.92. Ayan. So, tingnan natin yan, guys. FCG. Okay. Ayan. So, dito kasi pwedeng mag-print out eh, di ba? Possible double bottom pattern kung ano to. Kung magka-consolidate, guys. Pull back dito sa baba. Pwede kasi trend line yan eh. Ayun o. So, di ba? Trend line yan eh. Save. Then, let's move. Ayan, so medyo mabilis tayo ngayon, ano? At pagka wala na tayong masabi, pwede push na ulit sa susunod. Okay, para di tayo magtagal. Ayan. All day marts. Okay, weekly chart, weekly. What about this? Whoops. Solid. Solid green candlestick sa weekly chart. What about sa daily? Boom. Boom breakout, may gap up tayo rito sa daily chart. Solid. And syempre, target natin dito is 0.34. And kasi ano to eh. Inverse head and shoulder pattern. So, si neckline is andito yan sa 0.28. Ayan. Support natin dyan. And kasi ito, resistance to yun. Resistance. So, maybe dito guys, 0.3 or sa 0.295. Support natin for all day, you know. And yung next target is somewhere here. So, pwede rito, 0.325. And so, dito guys. Okay, ayan. 0.325. Okay, so abot langit na to dito, ano. Ayan, kasi almost touching na rito sa ano eh, sa OB. Pero still may possibility pa rin na ano to, mag-extend guys, ano. At ma-hit to yung target natin, 0.34. Ayan. What about kay 200? So kay 200 guys, this is very crucial because we have here confluence horizontal resistance. Ah, di ba? So, pagka si all day is na-reject bukas,
maybe possible is mag-pull back tayo dito nga sa may support 0.295 or even dito sa 0.283. Kasi retest to eh. Okay? This is very crucial for all the, you know. Ayan. And sa lower time frame, check natin kung overbought na. Hindi pa din. So meaning there's a possibility pa rin, guys. Yun nga, no? Kasi sinabi natin kanina. So pwede pa rin 'to mag-rally. Pero take note si 200, guys. Tutok siya. May confluence dun eh, no? Siya ay retest. Yan. Pero sabi nga natin, good, ano, kung mag-extend pa dito sa 0.325 or even dito, guys, sa may target natin, 0.34. Ayan. Save na natin yan. O, diba? So, 11 minutes pa lang. And pang-apat na tayo. By the way, ano lang to? Last two na lang, guys. And kasi ano lang tayo eh. 5 lang, ano? 5 lang yung ina-add natin per video. Or yung isa kasing video, 6 palagi yun, ano? Ayan. So, nag-add tayo na isa. Now, corporation. What's going on? Check natin dito sa weekly. Ayan. So, mataas pa rin, guys, no? Diba, mataas pa rin yan pag sinilip natin overall trend niya. Ah, diba? Ayan. And right now, sa daily chart, ito yung kanyang itsura. Bounce, no? Typical bounce, pero still, lower high pa rin yan. Lower lows. Okay? Ayan. And sinabi natin na pwedeng mag-retest sa, dun sa may trend line. So, yun nga yung nangyari. Retest. Okay? So, bakit dun? Kasi meron tayong confluence sa ating trend line and as well sa may horizontal resistance. Okay? So, yung mga supports is nakalatag na dyan. 2.34, 2.3, tapos yung susunod is medyo malayo sa 2.18. Pero pwede naman tayong mag-add dyan, especially sa lower time frame. Ayan. Check natin. So, bounce kasi ito eh. Bounce play, ano? So, pagka hindi nag-close to sa taas, yun lang. So, magkakaroon na tayo possible. Possible lang, ha? Ng pullback. Lower time frame. So, medyo nakabaluktot na. Tapos, we have here a red candlestick. So, we need a confirmation candlestick bukas, ano? In order for us to have a... Kumbaga, kasi ano na to, eh? Hint na to, eh? So, we need a confirmation candlestick bukas, no? Ayan. Okay. So, bukas crucial to. So, pagka talagang rejected siya, okay? So, sa malamang, ano tayo dito, magkakaroon na tayo ng pullback. And we have here a gap up. Ayan. Sa lower time frame, meron tayong ano dito, gap up, key now. So, pwedeng balikan yan pagka nag-pullback, ano? Once na hindi siya rito makapanik sa may, ano natin, sa may trend line. Kung saan po siya nag-retest. Ayan. So, next natin is, so I think abot pa to mga 17 to 18. At least. Ayan. So, 17 minutes to 18 minutes siguro, I think. Ayan. So, tansya lang natin yun, guys, no? RLC next. What about this? Let's check. Okay. So, halos retest lang din to, no? And si resistance, remember, malapit lang sa 16.29, tapos we have here 16.5. Ayan, kasi doon nagkaroon ng weak eh. So, meaning, sa prices na to is malakas yung selling pressure. Okay? So, that's why siya po ay nagkakaroon ng weak doon. And we have here a breakout. Ayan. So, dagdag factor pa to na siya ay fresh breakout ngayon. What about sa daily? Check natin. Still visible pa rin. Si double bottom ba to?
Ayan. Still visible pa rin, guys. And si neckline is... So, tatlo pa. Okay? Tatlong resistances pa yung kanyang dadaanan dito. In order for RLC to have a breakout ano, sa neckline. 16.79 at least. Eh. Ayan. Then, si 200 day. Ayan. So, right now is medyo malayo pa nga actually. Let's see. Ang usual na nai-hit dyan is si, ano, ano, si 200 kasi dun magre-retest yan for sure. Eh. Ayan. So, for now, wala pa naman breakout. Kaya chill-chill lang tayo, ano. Chill-chill. Okay. Pull back. Bounce. This is a bounce. Typical bounce to, no? Ayan, pagka-trig na natin. Then, sa lower time frame, let's check. So, right now kasi si gap down is na-filled na, which is good. Okay. And, si next target nga natin dito is si 16.29. Ayan. Crossover. So, tingnan natin kung ano ba ito. Masusustain ba ito or hindi. Since fresh breakout eh. Throwback. Tapos, binalikan dito si gap down. Ah, diba? Ayan. So, mas magiging bullish to guys kung siya ay magpiprint out ulit ng higher high. Ayan. So, in order for RLC to have a higher high, so, syempre, si candlestick mas close, ano? Okay, above here sa 16.5. So, kung hindi, so, medyo 50-50 pa to. Ayan. So, tingnan na lang natin. Then, to our chart, same lang din. And sa 1-hour chart, same lang din. Ayan. So, alas binalikan nga lang to si gap down. And I think tapos na po tayo sa ating video. Maraming salamat po sa panonood. See you po ulit. Bye-bye. I'm out.